hello, hello. Ako po si Marvin Zabala at sa araw na to ay pag-uusapan natin ang 10 pros and cons tungkol sa pagiging only child. Oho mga kaibigan, only child ako. Wala akong kapatid. Roll the intro. Ang unang pro mga kaibigan ay lumaki ako na mayroon akong sariling kwarto. It is a great perk mga kaibigan dahil I can utilize kung ano man ang meron nandito sa kwarto ko at pwede kong galawin ng kung saan-saan nang walang nangingialam sa akin, pwera lang sa magulang ko. Isa pong bagay guys na lagi kong kinatutuwa na meron akong sariling kwarto ay nagagawa ko lahat ng gusto kong gawin nang walang nakakapigil sa akin. Ito mga kaibigan, yung kwarto ko naging parang sanktuaryo ko siya eh. Dito lang ako nakakita ng mga katahimikan. Dito lang mga kaibigan sa kwarto ko nakakaranas ako ng katahimikan at walang nanggugulo sa akin, aka walang bumubulyaw sa akin. And yun na nga, napakaganda ng pagkakaroon na nga, isa yun sa mga pinakamagandang perks na pagkakaroon ng sarili mong kwarto, aka wala kang kahati sa kwarto. Isang con ng pagiging only child mga kaibigan is lalaki ka nang wala kang kalaro. Wala ka ng choice, wala kang kalaro. Kuya, laro tayo. Wala kang kapatid eh. Gusto ko lang maglaro eh. Matayo niya sa akin. Wala kang kapatid eh. Hindi ka malang nanay mo. Gago. Natatandaan ko dati guys, nung bata pa ako, lagi akong binubully, no? Lagi akong binubully dahil mag-isa lang ako. Walang sasalo sa'yo sa ano. Walang sasalo sa'yo kapag may nang bubully sa'yo sa labas. Yung pag inaapi ka na sa labas, walang sumasalo sa likod mo. Yung mga pinagtutulungan ka ng mga bata sa labas dahil nga wala kang kapatid, walang magpoprotekta sa'yo. Natatandaan ko pa dati, nung bata ako, mataba akong bata, medyo chubby ako dati nung bata. So, nung ako, pag nagtataya-taya kami, di syempre ako yung laging taya. Tapos pag umiiyak ako, walang sumasalo sa akin. Ganong kahirap ang walang kapatid, ha? Salamat to ng magulang ko eh. Di pa umisa. Mi, di. One night stand lang. Ano sabi mo, Mi? So dahil wala akong kapatid, no guys, ang mga parang naging kapatid-kapatiran ko is yung mga pinsan ko. So ako yung second to the last sa aming magpipinsan. At ako din yung black sheep, ako rin yung tarantado sa aming mga magpipinsan. So ayun, share ko lang, ayun mo yan. So yan! Isa din sa mga ko ang mga kaibigan, pag may kapatid ka, lagi kang nakukumpara dun sa mga nakakatanda o mas nakakabata sa'yo. Yan din ang isang magandang perks kapag only child ka. Walang comparison na nangyayari between sa mga kapatid mo dahil nga wala kang kapatid. Tangina mo, mas matalino ako sa'yo eh. Mas matalino, mas magaling naman ako sa'yo sumayaw. Mas matalino, mas magaling sumayaw, mas magaling ako sa'yo kumanta. Mas magaling ako sa'yo sa ano eh, sa mat. Mas magaling sa mat. Gago ka ba? Magkapatid tayo, parehas tayong bobo sa mat. At dahil nakain ko yung ano? At dahil may kapatid ka, lagi kang nakukumpara pagdating sa mga magulang nyo. AKA, lagi may favoritism na nangyayari pagdating sa mga magulang nyo. Ay, si Marvin, mas gusto ko yan kasi mas matalino siya sa mat. Anong mas matalino sa mat? Gago ka ba? Sangkad natin walang matalino sa mat? Yun ang nakakatawa kapag wala kang kapatid, guys. Hindi mo never nagkakaroon dahil hindi mo may experience yun pagdating sa pamilya mo. Eto guys, lagi ako naiinggit dahil napapanood ko sa TV yung mga magkakapatid na nagsishare ng mga secrets nila sa isa't isa nang hindi nalalaman ng mga magulang nila. Uy, alam mo ba? Natay ako sa shorts ko kanina. Oo talaga? Saan? Sa school. Huwag kang mahingay kay mama. Sige, ating dalawa lang yan. So magugas ka ng puwet mo ha? Yun na nga eh, teacher ko yung nagugas ng puwet ko eh. Ang nakakalungkot lang naman dito guys is wala kang masasabihin ng mga secrets mo, pwera lang sa kapatid mo. Eh paano nga dahil nga wala kang kapatid? But kidding aside naman guys, meron naman ako mga kaibigan. So yung mga kaibigan na yun, kahit na itinuturing ko silang mga kapatid, eh minsan syempre nakakatakot din na mag-share sa inyo ng mga secrets mo eh. Lalo na pagdating sa mga katarantaduhan mo, hindi mo sila mapagkakatiwalaan. Pre, alam mo ba natayo ako sa shorts ko kanina? Lugago, dugyot ang puta. Lugago mo sabihin kahit kanino ha. Detol, secret lang natin yun. Ako bahala sa'yo. Sige ha. Sabi mo yun ha. Tapos kinabukasan. Eh pre, alam mo ba natayo si Marvin sa puwet niya? Lugago, dugyot ang puta. Isa ding perks guys ng pagiging only child is wala kang kahati ng kahit ano sa kahit na sino. For example mga kaibigan, pag may nanghihingi sa'yo ng pagkain na kaklase mo, okay lang yun eh. Hindi ka naman magdadamot dun eh. Pero kapag sarili mong kapatid, hindi ka makapagbigay.
Kuya, pingi naman yan, oh. Pingi? Gago ka ba? Bumili ka sarili mo! Damot nito, parang hindi kapatid. O sige, bibigyan kita, pero hating kapatid. O sige, palag na yan. And yun na nga guys, mukhang dito ko natatapusin tong video na to. At kung nakarelate ka sa video na to, make sure na mag-comment down below ka at i-like mo. At kung may nakalimutan man ako na ilagay dito sa video na to, i-comment mo na rin para next video gagawa natin. And make sure na mag-like, comment, and subscribe dito sa channel ko guys. Maraming salamat sa panonood. Dito po ang inyong pambansang kulot, signing out! Nakakapagod pala gumawa ng gantong video, no? Basta mo yan?